Ngayong Biyernes sa DOST Report. Naisip mo bang kumuha ng master's degree? Bakit DOST ang makatutulong sa iyo? Tunghayan ang kwento ng dating graduate scholars ng DOST at alamin sa pag-abot ng kanilang pangarap. Kinalani Dr. Erwin F. Cadorna, President, University of Northern Philippines. Dr. Remedios S. Flamiano, Owner and Manager, Greenland Agritech Ventures. At Dr. Annabel V. Briones, Director, Industrial Technology Development Institute, Department of Science and Technology. Lahat ng yan at iba pang balita tungkol sa gamat teknolohiya sa bansa ngayong nagdaang linggo mula mismo kay DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Pakalutukan lahat ng yan sa DOST Report tuwing Biyernes alas 4 ng hapon sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Magandang araw, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Biyernes, July 23, 2021. Oras na para sa mga napapanong balita tungkol sa GAM at teknolohiya sa bansa. Ito ang DOST Report. Ako po si Oling Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. At kasama po natin ang kalihit ng kagawaran ng GAM at teknolohiya, ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato, Boy de la Peña. Magandang araw po, Sec Boy. Magandang araw naman, Onin, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Para po sa buwan ng Hulyo, kikilalanin natin at kukumustahin ng ilan sa mga dating scholars ng Department of Science and Technology na ngayon ay matagumpay na sa larangan ang kanilang tinaha. Pero bago yan, makibalita muna tayo sa mga updates sa Science and Technology Program sa bansa. Narito ang Secretary Boy. Salamat, Onin. At gaya ng dati ay magbabalita tayo tungkol sa apat na K, kalusugan at kabuhayan muna, and then isusunod natin yung kaayusan at kinabukasan. In terms of the kalusugan items, I would like first to report an update given by our DOST Philippine Council for Health Research and Development, which supported a study on convalescent plasma therapy as adjunctive therapy for hospitalized patients with COVID-19. So they funded this project with the aim of evaluating the efficacy and safety of convalescent plasma transfusion as adjunctive therapy to prevent disease progression among hospitalized COVID-19 patients. The convalescent plasma is taken from the blood of patients who recovered from infection and contains neutralizing antibodies against COVID-19 virus. This study was already completed last June 30, 2021, and the proponent has concluded that among hospitalized COVID-19 patients, there was no significant differences observed in the need for ICU admission between patients given convalescent plasma therapy as adjunct to standard of care and those who received standard of care alone. No significant difference. The second one is also a report from the Philippine Council for Health Research and Development, and this is regarding the project implemented by the University of the Philippines, Manila on Philippine vaccine effectiveness on post-COVID-19 vaccination surveillance among Filipino adults to estimate the vaccine effectiveness of the EUA approved or emergency use authority approved COVID-19 vaccines used in the Philippines. Our University of the Philippines Manila, led by project leader Dr. Regina Berba, together with the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, or PSMID, as well as local government units and the Department of Health, or will conduct a 12-month nationwide surveillance program on at least 5,000
fully vaccinated adults via antibody testing that will be done at weeks 2, 12, 24, 36, and 52 after the second dose. So it's a long trial period, okay? So up to the 52nd week. This study is expected to determine the duration of protection of the EUA-approved COVID-19 vaccines, as well as the possible factors affecting vaccine effectiveness. So they have been able to finalize the discussions with the 8 trial sites, okay, and are now currently putting together the clinical trial agreements for each site. And as of July 15, 2021, the first trial site, PGH, has already enrolled 1,380 participants. Still under kalusugan, our DOST Region 11 has partnered with a local innovator for medical waste disposal. So DOST Region 11 partnered with a company called the Blue Lander Environmental Services. Actually, it's a local company in Davao. During the vaccination drive for government employees in Davao City, led by the Association of Regional Executives of National Agencies in Region 11 or ARENA 11 to address problems on medical waste management and disposal. This company, Blue Lander Environmental Services, is a private company in Davao City that provides affordable and environment-friendly services in medical waste management and treatment to meet the needs of hospitals and clinics. They use a technology called nitrosteril, where medical waste such as used syringes and needles undergo thermal treatment process through sterilization. Nitrosteril is a US patented machine that sterilizes medical waste in an oxygen-free chamber filled with pressurized high-temperature nitrogen that disinfects and shreds medical, clinical, and pathological waste into a very fine and unrecognizable material. Following the sterilization process, the medical waste is disposed to a special waste cell similar to a sanitary landfill. We now proceed to Kabuhayan reports. The first one is a report from the Dos Cordillera. And this is regarding the assistance from our Philippine Textile Research Institute in reviving the natural dye industry. The Tinggians in the village of Namarabar in Peñarubia, Abra, now continues their traditional practice of extracting natural dyes from the local flora. Combined with Abra's rich culture of loom weaving and embroidery, the local textile industry of the province not only provides opportunities for livelihood of the local artisans, but also preservation of traditions. Namarabar Indigo Natural Dye Producers Cooperative, through its president, Luis Agaid Jr., the scion and namesake of the father of Philippine natural dyes, Luis Agaid Sr., facilitated the partnership with the Dos Cordillera Administrative Region, the Provincial S&T Center of Abra, and the DOST Philippine Textile Research Institute. Next, we have the report from DOST Region 1, and this is regarding the transfer of the plant growth promoter technology coming from Karajinan, okay, to farmers in Balakad and Calayab. Okay, so the Philippine the Provincial Science and Technology Center of Ilocos Norte awarded a Karajinan plant growth promoter the technology to Balakad and Calayab Farmers Association. They gave them a supply of the Karajinan plant growth promoter amounting to 214,200. As we know, Karajinan plant growth promoter is a technology developed by the DOST Philippine Nuclear Research Institute that has been shown to boost rice yield potential, stimulate increase in crop production, and give resistance to the tungro virus and bacterial leaf blight. The technology will be distributed to the members of the said association. Now from
Region 8, we have the implementation of the Community Empowerment through Science and Technology for Marginalized Communities in the province of Biliran. DOST Regional Director Granada has joined Governor of Biliran, Honorable Rogelio Espina, and the President of the Biliran Province State University, Victor Canyeso Jr., to formally turn over the funding assistance for two economically challenged communities identified by the Community Empowerment through Science and Technology Program in the region. These are Higatangan Island in Nabal and Barangay Villa Cornejo in Kawayan in Biliran. So the turnover was made on July 12, 2021. And here are the projects that will be covered. An EcoStep system installation will be made in the construction of communal comfort rooms in Barangay Mabini and Barangay Libertad, Higatangan Island, as well as the installation of a 2-kilowatt solar generation system for the water purification equipment installed at Fidel Limpiado Memorial National High School in Mabini, as well as the acquisition of heavy-duty drones that will be used for monitoring and mapping activities of the disaster risk reduction and climate change adaptation activities of the LGU of Biliran, okay, particularly for Nabal Biliran. And the second one is an agricultural livelihood and educational assistance program that will be provided to the Mother Crucifix Caputo Academy Women's Association. This is located in Barangay Villa Cornejo, Kawayan, Biliran. In particular, this will be for the provision of a mechanized commercial single axle pull type hand tractor for better land preparation, suited for preparing raised beds and deep soil mixing in the production of turmeric and ginger, the raw materials needed by the DOST-GIA assisted ginger and turmeric production facility of Mother Crucifix Caputo Academy Women's Association. Over in Region 10, on the other hand, they have set up a sewage post-harvest facility in Kulambugan, Lanao del Norte. Our DOST Region 10 turned over the following technologies to Simbuco Aquamarine Multipurpose Cooperative. This includes stainless steel tables, stainless steel sinks, mechanical dryer, dehydrator, herb and spice grinder, deep fryer, and moisture meter last July 14, 2021. In addition, our DOST Region 10 will also provide training on food safety and good manufacturing practices to assist the cooperative members in producing quality products that has potential for wide markets and exports. The cooperative is a registered organization under the Cooperative Development Authority since 1993. It has presently 189 active members, and out of these, 166 are seaweed farmers and growers, covering a total aggregate area of 88 hectares. The post-harvest facility in Kulambugan, Lanao del Norte, significantly improves the position of the municipality to be a major seaweed producer in northern Mindanao. And also from Region 10, they have assisted, DOST Region 10 assisted a technology-based firm that is engaged in digital auto mixers and robotic controllers. Our DOST in Camiguin has successfully assisted a company named the RCM Ojo and Leadwall provider with a total funding requirement of 2.9 million for their availment of our setup program or small enterprise technology upgrading program. So after a year of operation and with all the benefits that have been derived out of the use of modern technology, the company is now making the repayments to the Department of Science and Technology. With the holistic approach of our program, this company was provided with appropriate equipment and technical consultancy services for improving their operations. And as a result, their market outlet has expanded outside of Region 10. Okay, so they have already increased their sales by 38%
percent, or in absolute terms, about 3 million pesos, and their productivity has increased by 2%, okay, for a span of 1 year of operations since they were able to get our assistance. Now, we also have a report wherein, well, actually, I led the group that visited the Angono New Normal Farmers Association, which is a beneficiary of our DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquaculture, and Aquatic and Natural Resources R&D. They are actually composed of senior citizen farmers who sought the assistance of DOST for technology and for other inputs to make their vegetable growing more productive as an organization. So I visited them last July 20, together with some other officials. Now, from our region 12, we have a report. I think this is from region 9. They have a report on the establishment of a seaweed R&D center to support the seaweed industry in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or MSU-TCTO. The Seaweed Research and Development Center, which was established in the Mindanao State University Tawi-Tawi campus, presents an opportunity to combine laboratory, hatchery, and farming technologies that include morphological, genetic, and chemical analysis of farmed and wild eukematoid seaweed varieties found across the Sudu archipelago. The ultimate goal of the program is to increase seaweed production in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao through scientific research and technological applications. The center has collected more than 1,000 of wild and farmed eukematoid samples from 6 municipalities in Tawi-Tawi, including Panglima Sugala, Sapa-Sapa, Sibuto, Sitangkay, South Ubian, and Tandubas. This has been the richest collection of eukematoid specimens by far known for any research endeavor. So, to date, the program has profiled most of the samples morphologically and kept voucher specimens in the MSU Tawi-Tawi Center Herbarium. Okay, so now another one from Picard, the DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Development has undertaken a review of the science and technology-based vegetable supply chain project of the local government unit of Los Baños. So the title of the project, actually, that is still ongoing is the development of inclusive and resilient science and technology-based vegetable supply chains for the new normal. So the review was made by local government of UP Los Baños. At the same time, the external evaluator comes from the Management Economics Group of Agricultural and Management Economics Group of UP Los Baños. So it was highlighted by recommendations on how to continue with the project. Maraming salamat, Sekboy, mga kaibigan. Unang bahagi pa lamang po yan. Maraming baking dapat malaman. Huwag kayo maalis. Magbabalik pa ang DOST Report. I am Erina Polimolina, Atusay Ilocos Region Campus alumna at DOST Scholar.
tuloy-tuloy po ang ating programa. Narito po muli sa kakarikyo para sa ikalawang bahagi ng TWST Report. Salamat, Onin. At ang pangalawang bahagi ay tungkol sa kaayusan. We have our Region 2 partnering with the local government unit of Ilagan City for the fabrication of hybrid electric road train units for Isabela Province. So this is in connection with the creation of a smarter city belt in Cagayan Valley. So the Region 2 Office of DOST partnered with the LGU of Ilagan to fabricate these hybrid electric road trains. The city of Ilagan committed to provide two sets of hybrid electric road train. Each set consists of three interlinked coaches complete with an air conditioning system for the passengers' comfort and convenience, and it can be run by diesel fuel or electricity, thus the name hybrid electric road train. One set of the three coach train can accommodate up to 120 passengers. The group who will construct the train is composed of metal fabricators from Isabela, including those from the city of Ilagan, and Isabela State University will conduct the research component of the project. DOST Region 2 will monitor the project until its completion, and our DOST Metals Industry Research and Development Center will provide the technical assistance for the project. We will launch this construction fabrication project on August 11, 2021. Now, we also have a report coming from the DOST National Capital Region wherein they are capacitating regional fairness opinion boards, okay, so that they will have a better knowledge and skill on topics including technology licensing agreement, freedom to operate, search and report in relation to intellectual property rights. But the main job here is to see to it that offers for technology licensing will be fair to both the operator and the source of the technology. So the training aimed to capacitate the members of the regional fairness opinion board secretariats and indirectly aid in the processing of requests for the issuance of fairness opinion reports to commercialize publicly funded generated technologies. At ang pangalawang bahagi ay tungkol sa kinabukasan, ating DOST Region 5 sa Kabikulan, okay? At ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology ay nagdaos ng isang training on digital fabrication, okay? So ang manufacturing and fabrication laboratory ay located sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology or BISCAS, okay? At ang nangasiwa sa pagkoconduct ng one-day training workshop entitled Crash Course on Digital Fabrication ay ang DOST Region 5. Ito ay ginawa noong July 16 and 19, 2021 at the Manufacturing and Fabrication Laboratory of the Bicol State College of Applied Sciences and Technology in Peña Francia Avenue, Naga City. The training workshop aimed at helping educators in building their skills in prototyping research outputs of students, as well as to help micro, small, and medium enterprises for product development using SketchUp and Adobe Illustrator. The training also targets to start building a pool of designers that can boost the creative landscape of fabrication in the education and business sector in the province. Then we have the report coming from the DOST National Research Council of the Philippines or NRCP regarding the presentation of the results of the research study under the KTAP COVID webinar series. Okay, so ito yung kapakanan ng tao sa oras ng pandemya na COVID. Okay, and this dealt with the issue of challenges in education today. As the Department of Education Secretary Leonor Briones said, whatever is happening in the country, whatever challenges we are facing, education must continue. Education cannot wait. Our learners cannot wait. We continue with the process so we can give hope and continuity and contribute to the normalization of activities in the country. That was a quotation from Secretary Briones of DepEd.
And so to understand the coping mechanism of the current learning environment and to examine how educators should proceed with instruction, okay, and assessment in different learning delivery modalities, the National Research Council of the Philippines did this quick study, okay, and they presented the results of the study for the appreciation and for the information of learners and educators during the 9th K-TAP COVID webinar on July 21, 2021. Now, still on kinabukasan, the DOST and the Joint Foreign Chambers of the Philippines held a meeting last July 19, 2021. And here, I and other DOST officials had an exploratory dialogue with representatives from the Joint Foreign Chambers of the Philippines and discuss possible avenues of cooperation between the foreign chambers and the Department of Science and Technology. The Joint Foreign Chambers of the Philippines is composed of various foreign chambers operating in the Philippines, and those who were in attendance were in the American Chamber of Commerce in the Philippines, or AmCham, the Canadian Chamber of Commerce of the Philippines, or CanCham, the Australian New Zealand Chamber of Commerce Philippines, or ANSCHAM, the European Chamber of Commerce of the Philippines, or ECCP, the Japanese Chamber of Commerce and Industry of the Philippines, or JCCIPI, the Korean Chamber of Commerce of, Incorporated, and the Philippine Association of Multinational Companies Regional Headquarters Incorporated, or PAMURI. In order for the Joint Foreign Chambers of the Philippines to have a deep understanding on the mandate, policies, and programs of the DOST, I, as Secretary of DOST, presented the DOST policies and programs for 2021 onwards. And it also served as a platform to further discuss topics which interests the members of the chambers. As a follow-through of this possible collaboration, the Department of Science and Technology will wait for indications on a possible memorandum of understanding between the DOST and specific members of the Joint Foreign Chambers of the Philippines for Science, Technology, and Innovation. Now, still on chambers, I would like to report that the DOST made a presentation of programs and projects upon the request of the Filipino-Chinese Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. So I made together with the other officials of DOST, the undersecretaries, and the heads of the research and development institutes, we made a presentation of program services and facilities as well as available technologies to the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry during their membership meeting. And the Federation expressed its appreciation for the information, and they offered to assist the Department of Science and Technology in promoting products and services among its members. So possible collaborative projects will also be explored. And lastly, still in relation to our visit to Ongono, we explored the possibility of projects on convergence of the arts and sciences. So together with the heads of the DOST National Research Council of the Philippines, the Philippine Textile Research Institute, and the DOST Science Technology Information Institute, and the DOST Calabarzon, as well as the Provincial Science and Technology Director of the Province of Rizal, we visited the museums in Ongono, okay, and we met the artist groups after the museum visits for a possible project on natural dyes and colors to be used for artworks. The discussion to identify projects for the conversion of the arts with science and technology took place after our tour. We're also looking at developing virtual tour materials so that there will be more among our fellow citizens of the Philippines who can view and appreciate the works of art, the rich collection of works of art in the Ongono municipality. So these
completes my report for this week. Okay? And nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay sa atin. Maraming salamat po, Tech Boy, sa aming pong pagbalik. Kilalanin natin ang ilan sa mga naging Master of Science or Graduate Scholars ng UFP Science Education Institute. Ibabahagi na sa atin ang kanilang journey to success at kanilang ways of giving back sa mga kultura ng DOST Report. Kaya po'y nakatutok sa DOST Report. Noong po na parang linggo ay nakasama natin ang ilang undergraduate scholar ng DOST. Ngayon naman, mga graduate o MS scholar naman ang ating mga kapanaya. Maswerte po tayong mapaunlakan na Dr. Erwin F. Cadorna, President, University of Northern Philippines, si Dr. Remedios S. Flamiano, Honorary Manager ng Greenland Agritech Ventures, Dr. Annabelle V. Briones, Director, UFC Industrial Technology Development Institute. Unahin natin onin ang ating kwentuhan mula kay Dr. Edwin Cadorna. Kasalukuyan ay presidente ng University of Northern Philippines. Siya ay naging scholar natin sa kanyang master's degree in physics sa University of the Philippines at ang kanyang PhD ay sa science education naman, specializing then in physics education sa De La Salle University. So, Dr. Cadorna, ano ba ang sitwasyon mo noong araw nung bago ka nakakuha ng scholarship sa DOST? Sa aking master's, sir, halos 2 taon pa lamang akong nagtuturo sa Mariano Marcos State University College of Teacher Education, particularly po sa Regional Science Teaching Center. Noong nakakuha ko ng scholarship sa DOST SEI, hindi ko po sana makakaya ng mag-aral sa UP Diliman on my own considering our financial capability. Kaya malaking tulong po sa akin at sa aking pamilya ang DOST scholarship. Pinagkakasya ko po ang monthly stipend ko po noon na 1,500 po lamang kasi iniiwan ko po para sa mga magulang ko po ang maliit ko pong sahod. Ang hindi ko po malilimutang karanasang nung ako po ay nasa UP ay ang plano ko po noong bumalik na sa probinsya. Na culture shock po kasi ako sa Maynila, sa buhay Maynila po at sa buhay UP na talagang you have to work on your own. At saka napakaraming problem sets po noon. Halos lahat ng subjects po namin ay may mga problem set to be submitted at the following meeting. Tapos mga bibigatin po lahat ng professors namin sa National Institute of Physics, kagaya ni na Dr. Yanga, Dr. Magpantahe, Drs. Roger and Linda Posadas, Dr. T, to name a few. Pero nakaraos naman po tayo ng di ko namamalayan. At maraming salamat po sa mga words of encouragement ni Ma'am Violeta Arciaga at si Ma'am Ebo, si Dr. Esther B. Ojena po ng DOST SEI po noon. Kung hindi po sana ako nakinig sa kanila at sa scholarship po na bigay ng DOST SEI sa akin, malamang wala sana ako sa kinalalagyan ko po ngayon. Nakinigan si Dr. Cadorna po ay DOST scholar mula po sa kanyang bachelor's degree, master's in science hanggang sa PhD. Dr. Cadorna, paano po nakatulong po sa inyo ang DOST scholarship? Hindi ko po talaga pinangarap na maging DOST scholar po noon. Ang pangarap ko po lamang ay makatapos ng aking karera at magkaroon po ng simpleng trabaho para makatulong po ako sa aking pamilya. Galing kasi po kami sa low-income family. Janitor lang po ang aking tatay at tindera po ng mga kakanin ng aking nanay. Hindi po sila nakatapos ng kanilang pag-aaral dahil sa hirap po ng buhay. 6 po kaming magkakapatid at ako po ang panlima. When I learned about the DOST scholarship grant for BS Physics,
I immediately grabbed the opportunity, although BS Physics was not the degree I wanted to take. I really wanted then to be an engineer. Hindi ko na po inisip yung ambition ko maging engineer. Mas nainisip ko po yung opportunity na makapag-aral ako ng libre. Mas naisip ko ang libreng tuition at ang monthly stipend na makukuha kasi malaking tulong po ito sa aking pamilya. Ang iniisip ko na lang, malapit naman po ang BS Physics sa kursong engineering. My experiences as a DUST scholar at the undergraduate level drove me to apply again for my MA Physics at UP Diliman and my PhD at De La Salle University. I enjoyed the same privileges, so continue lang po ang tulong na inaibibigay ko po sa aking pamilya. Maraming salamat po sa DUST sa opportunity. As a DUST scholar, from my undergraduate to my PhD, there are a lot of competencies that I have developed. By being a DUST scholar, it really helped me develop some values that guided me in my life, like integrity, leadership potential, discipline, hard work, time management, perseverance, humility, and God-fearing. These competencies have helped me a lot in leading the faculty members of the UNP when I was elected as their president, the president of the faculty union. Ang mga competencies na din po na ito ang aking daladala nang tumakbo ako bilang presidente ng University of Northern Philippines. Nakuha ko ang pagka-presidente dahil na rin po sa DUST scholarship grant. Kaya po, maraming salamat po sa DUST. Salamat din, Dr. Cadorna, dun sa iyong mga isinalaysay. At ang tingin ko naman sa iyo ay mukhang masaya ka. Opo. Kaya gusto kong itanong kung ikaw ba ay nasisihan sa iyong buhay sa akademya at ito na ba ang masasabi mong pag-give back sa ating bayan? Opo, sir. Masayang-masaya po ako ngayon sa kinalalagyan ko po. At saka, it is always my commitment to give back to the people who gave me the opportunity to study, our government through the Department of Science and Technology. That is why I grabbed the opportunity to teach at the tertiary level, first at the Mariano Marcos State University, where I was sent for DUST SEI trainings in science as a science trainer, then became a trainer at the Regional Science Teaching Center, capacitating beginning science teachers. After several years of working at MMSU, I also decided to give back to the university that gave me the initial trainings and competencies to become a leader. So I transferred to the University of Northern Philippines. As the president of UNP, giving and ensuring quality education is my noble way of giving back to the opportunities given me by the UST. I want to implement programs, projects, and activities that will uplift the delivery of quality education to the students, even in this time of pandemic. I want to modernize the facilities of the university, particularly the laboratories. Actually, I have revived several research centers in the university that were dormant during the past administration, aside from establishing new ones. Wi-Fi connections in the university were strengthened. Learning management system was established. Free loads were given to both the students and faculty. LED TVs were installed, and I am so happy that our university is one of the 89 SOCs awarded with the 25 million smart campus. We have a lot of infrastructure projects ongoing, and most of our old buildings are being refurbished. Our faculty and personnel are also sent for trainings and given scholarships. I also made it a point to have all our programs be accredited, and at the moment, we are working for the university's ISO certification. And I will use my presidency as a platform to advance science and technology in this part of the country. Maraming salamat po, Dr. Erwin Cadorna. Babalikan po natin siyang mayamaya po lamang. Kumustahin naman po natin si Dr. Remedios S. Flaviano, Honorary Manager ng Greenland Agritech Ventures. Siya po ay nagtapos ng Master of Science in Microbiology sa University of the Philippines. Dr. Flaviano, ano po ang sitwasyon niyo noon
bago kayo makakuha ng MS scholarship sa DYST? First and foremost, let me greet you and all of the DOST family, si Secretary De La Peña. Alam ko, paborito na ako ni Secretary De La Peña interviewin dito. Really, in my whole life, talagang very, very impressed ako sa ginagawa ng DOST. One is, siguro nakatulong ng malaki yung aking pagiging scholar ng bayan, no? Nung ako'y kumuha ng MS in Microbiology at the University of the Philippines. But of course, bago pa niyan, ang buhay ko parang katulad din ni Presidente Cadorna, no? Na life was very poor in the barrio, sabi pa nga nila. We don't have so much facilities, and of course, me as a junior faculty at that time, I was only receiving a very minimal salary. So my only wish in my life is to advance my studies. Kasi magkano lang yung sinasahod ng isang junior na faculty. At that time, also, I was already married. I have one kid. And we are living in a very, low-cost housing. So we go to school, nagko-commute. We don't have so much in life, including my family. Kaya that really drove me to apply for a scholarship in the OST when I learned that there is this scholarship for the sciences. Nag-apply ka agad ako sa DOST, and it was very fortunate kasi I was considered for interview. So pumunta pa ako, I really can remember, pumunta ako sa DOST Taguig. Nag-commute lang ako from General Santos City to Taguig, Bicutan. Nag-bus kasi I cannot even afford to, buy a ticket sa plane. Ganun ka-poor ang life namin. And so, from then on, na-empower talaga ako ng todo-todo because of the trainings I got when I finished my MS in Microbiology. Nag-transform talaga yung life ko. From there, I was able to build linkages. I was able to work and work with the top-notch scientists in the country and even abroad. So, yun yung isang mga malaking transformation na nangyayari. And ang isa pa talaga na napakalaking tulong sa akin, when I already finished my MS degree and started thinking of what I can further do to the country, I was able to get this opportunity na mag-apply sa DOST setup. Again, it's DOST. Kaya ang life ko talagang nakafocus siya sa DOST na. Kumbaga, what I am now is because of the OST. So, we were able to get a loan, financial assistance to the Department of Science and Technology to set up project. And I was able to advance my facilities doon sa banana tissue culture project na ginawa ko. So, it was really a big help. Dr. Flamiano, so papaano nakatulong ang iyong scholarship sa pagiging professor mo sa Mindanao State University at sa pagtatayo mo at pagpapalago mo ng iyong negosyo bilang entrepreneur? Ang DOST, naku, sobrang malaking tulong talaga. Kasi first and foremost, kapag wala ka kasing credibility, no, wala kang technical expertise, nobody would believe you. And from the technical expertise I got, of course, naging confident ka na, you can think of projects that you can propose. No, even in the university, because of my degree, as well, nakapag-propose ako ng project na pina-fund ng DOST, pati ng Department of Agriculture. So with that, malaking tulong yun kasi na-build mo na yung career mo. Nagtatrust na sa'yo ang mga funding institutions. So, with my students as well, nagiging confident kang mag-share ng mga nalalaman mo kasi you are more empowered than in. Marami ka nang alam, so marami kang na-share sa mga estudyante mo. You get to influence a lot of students to do also better in life, and you produce also quality graduates because of what you are teaching your students. So, yun yung isang malaking tulong na
nagawa ng DOST. Kasi kung ako ay faculty, hindi ako nag-aral, what else can I share to my students? Pero kung ikaw ay nag-aral, marami ka rin mai-share sa mga estudyante. Onin, tanong ko lang kay Dr. Plamiano, ano naman ang kinuha mong doctoral degree? Pagkatapos po ng MS in microbiology, inalign ko pa rin yung aking microbiology sa horticulture kasi may applications naman ang microbiology sa agriculture. Mm-hmm. Agriculture microbiology, sabi ko, mas magagamit ko siya if I will focus on agriculture microbiology. So, making use of the skills in microbiology, I was able to effectively set up my banana tissue culture project kasi ang tissue culture project, it really requires a lot of technical expertise, making your laboratory sterile now and doing away with contaminations kasi yun yung very challenging no sa project na yan. So I was able to work it through my knowledge in microbiology. Sa paano pong paraan nakapag-give in ka po o nakapag-give back sa bayan? Sa ngayon kasi tinitingnan ko talaga it's time to give back. So meron akong mga ginagawa now as a faculty and at the same time an entrepreneur dun sa mga estudyante ko at saka sa mga clients namin. Dun sa mga estudyante namin, actually kasi yung bagong curriculum ngayon ng aming BS Biology program, nangangailangan na siya ng OJT. So ang aking laboratory ay tumatanggap ng mga OJT students. Doon sila nagtitrain. So if they have interest, for example, on micropropagation, I allow them to work in my laboratory. Hindi lang sa Mindanao State University where I am teaching, I also accept OJT from other close university in our town. Like for example, yung SKSU, Sultan Kudarat State University, as well as those coming from private private institutions like yung CIT, no, it's a private institution in Tupi. So nagbibigay din ako sa kanila ng mga free na mga seminars, for example on plant tissue culture, and that's for free, no. Aside from that, may mga estudyante akong ini-sponsoran, like doing their undergraduate thesis sa laboratory, I allow them to work. Tapos ako yung gumagastos ng kanilang mga experiments. So all they have to do is go to my lab and work. And from there, they get to train now for free. Okay? So yun yung, to me, malaking tulong, no? Aside from that, kasi teacher na rin ako, in our school, I also hold mga tissue culture training. Plant tissue culture training, at saka nagbibigay din kami ng mga free na mga consultations, seminars, doon sa mga clients namin who are into banana farming. So, nagbibigay ako ng mga free cultural training management, how they can further improve yung kanilang mga pananim na saging. So, ang isa pa doon is yung mga seedlings na binibigay namin sa farmers, we are selling it at a very reasonable price. So, farmers who just, you know, walk to our store na bibili ng maliit lang na number of pieces, we treat them as if they are big companies. So kung magkano yung binibigay namin sa big companies na ganito yung price, ganun din yung price, even for the smaller buyers. Kasi to me, that's my way of giving out to the farmers na makatulong tayo sa kanila. In fact, this month, we have so much produce kasi. And yung mga farmers, they have some hesitations planting bananas kasi medyo bumagsak yung market ng bananas sa ngayon. So we have huge supply of tissue culture sa ngayon. So part of our community service, no, responsibility, we're giving out some seedlings. Now, so meron na kaming mga identified na farmers cooperative, especially mga IPs. Doon kami magcha-channel ng aming mga ibibigay ng mga seedlings so they can as well plant. Okay. Maraming salamat po, Dr. Remedios Flamiano. Ngayon naman po yung mga kasama natin si Dr. Annabel V. Briones, Director, DOST, Industrial Technology Development Institute.
Nagtapos po si Dr. Briones ng Master of Science in Chemistry sa University of San Tomas at PhD in Engineering sa Keio University sa Japan. Yan naman po, Dr. Briones, ano po ang sitwasyon ninyo noon bago kayo makakuha ng MS Scholarship mula po sa DOST? Salamat, Onin. At magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating weekly DOST report kay ating buting Secretary Boy at ang mga iba pang panauhin. May ITBI family also. Nais ko pong i-greet. Bago po ako makakuha ng MS Scholarship sa DOST Human Resource Development Program, pagka-graduate ko po sa BS Chem sa Xavier University, galing din po ako probinsya, tulad nung naunang mga speaker. So sa Cagayan de Oro po ako nagtapos ng aking BS at nagturo muna ako as a chemistry instructor. Casual lang po ang aking position noon sa Don Mariano Marcos Memorial State College sa Cagayan de Oro. Isang taon po yung aking teaching career noon. And then through the best friend of my mother na who is working at the National Institute of Science and Technology pa noon bago mag-ITDI, hinikayat niya ako na pumunta sa Maynila at magkuha ng that time merong on-the-job training na binibigay ang NIST under sa pharmaceutical area. So sa after kung magtapos nung isang taon kong serbisyo sa Don Mariano pagtuturo, napunta po ako dito sa Maynila and then kumuha ng OJT at tuloy-tuloy na po naging contractual muna ako NSTA pa noon, National Science Technology Authority under sa project ni Professor Alec Busan, may KKK pa noon na project. So, may isang taon din po ako doon. I'm already a researcher at that time, developing yung mga integrated calamansi processing technologies at tinulungan ko po ang probinsya ng Mindoro, Oriental Mindoro, particularly yung sa Victoria kung saan maraming tanim ng calamansi. Then after nung isang taon kong contractual, kasi ang boss ko noon, immediate boss, si Dr. Felicidad Ansaldo, sabi niya may open sa opening ng regular position sa ITDI, NIST at that time. So, nag-apply po ako as Science Research Specialist 1. So, after a year, doon ako kumuha noong scholarship na under sa DOST Human Research Development Program. So, yun po ang kwento ko po at dito po ako nagtuloy ng pagdadalaga hanggang sa pagtanda ngayon at ano man ang inaabot ko ngayon. So, malaki ang pasasalamat ko sa DOST-HRDP sa pamagitan nitong scholarship na part-time scholar lang po ako that time kasi nagtatrabaho na po ako noon sa National Institute of Science and Technology. So, yan ang hope ko. Salamat, Dr. Annabel. Alam niyo ang Industrial Technology Development Institute ay nauna pang itayo kaysa sa Department of Science and Technology. Itong Industrial Technology Development Institute, kung iti-trace natin ang kanyang pinagmulan, ito ay nagsimula sa Bureau of Science na itinayo ng mga Amerikano noong 1901. Kaya yung opisina nila dito sa Bikutan ay nandiyan ng memorabilia mula pa noong 1901. No? At yan ay isa sa pinakamalaki naming research and development institute sa buong Department of Science and Technology. Kung hindi ako nagkakamali, parang ang mas malaki lang sa kanila ay yung Pag-asa, yung Weather Bureau. Ano? At sila, marami silang nasasakupang technologies. Kaya nga industrial technology development, ano, whether it is in food processing, in energy, in environment, in new materials, in nanotechnology, in pharmaceutical, in packaging, sakop nila yan. Ano?
And siguro maitanong ko na lang, Director Annabel, paano nakatulong sa iyo yung scholarship mo in terms of your leadership and technical capabilities? Salamat po, Sec Boy, sa tanong. Malaki po kasi kung meron kang higher degree, kung magkakaroon ka ng advanced learning in kung ano man ang gusto mong specialized sa discipline, at yun ang aking kinuha. So malaking tulong ang higher degree to pursue MS yung aking PhD din. Hindi rin naman maging possible itong matapos itong aking PhD kung hindi ako dumaan dito sa scholarship ng master's degree. And then bukod doon sa advanced learning, career advancement, and then increased earning potential kasi for promotion, at saka enhanced professional network din ng pagpursu ng higher degree. So ito yung gusto ring inculcate sa mga younger researchers namin ngayon sa ITDI na magpursu po ng master's magtuloy pa ng doctorate degree para naman sa not only for personal development at para din sa bayan at sa ating DOST nang mapaunlad natin ang science and technology innovation sa bansa. So hindi lang din ito lifelong learning, at isang a tool, no, for pushing science, technology, innovation in the country. Dr. Annabel, kayo po'y parte na ng UST system. Masaya po ba kayong naglilingkod sa bayan? At sa paano paraan po kayo nakapag-give back? Magandang tanong po yan, Onin. So, matagal na panahon na akong parte ng UST system. So, 37 years na po akong naninilbihan dito. At hanggang ngayon ako po ay nananatili sa DOSITDI. Kung loyalty ang pag-uusapan, loyal na loyal po. At hindi po ako nag-isip na mag-trabaho sa ibang bansa. Although, in-enjoy ko yung mga trainings din na available ng dito sa ating DOST para din sa personal growth and advancement din ng para sa ITDI. So hindi lang po kasiyahan kundi pagmamahal sa bayan sa trabaho. So sa tagal kong panunungkulan at sa responsibilidad kong hinawakan ngayon bilang director ng ITDI na nabanggit ni Sir na isa sa pinakamalaki, hindi lang sa lawak ng areas ng expertise or discipline, but sa laki din ng mga empleyado. So meron kaming 330 regular staff, warm bodies, and then meron kaming all 100 contractuals. No, so kung hindi ako nagpursige ng pag-aaral, hindi ko mabigyan din ng good governance and leadership ang ITDI, no? At saka bilang researcher din, ang mga naiambag ko ay mga iba't ibang technologies na nakapag-generate ng mga livelihood at mga trabaho nung nasa research pa ako, hindi pa ako na-assign as director. So I have published papers, patents, ng iba sa kanila ay na-commercialize na. So yung isa dyan, yung Ultrap, na hanggang ngayon ay commercialized na siya at nabibili na siya sa Shopee. Itong ating preventive for dengue. And then, nais ko din sana na maging role model at yun nga, encouragement sa ating mga researchers. So although late yung aking kumbaga sa promotion,
andun pa rin yung pagpupursige na makatapos ng master's at saka doctorate studies. Maraming salamat po, Dr. Annabel Briones, bilang pagkasara sa ating pareha ngayong araw na ito. Ano po ang inyong wish para sa science and technology sa bansa? I wish that DOST will continue giving scholarship grants to deserving students, particularly those who cannot afford, to increase our number of scientists and technologists in the country. That the budget for science and technology be increased to be at par with other countries. To provide grants to SOCs to modernize their research laboratories, to expand the Balik Scientist Program to include all SOCs, and to give more support to our scientists and technologists, especially in their quest for new knowledge through research, wherein their outputs will eventually benefit the community and the nation in general. And I would like to take this opportunity on in to thank Secretary Boy De La Peña for this very rare opportunity to share my experiences as a DOST scholar. I hope I was able to inspire the youth to venture into science and technology. Again, thank you very much. Maraming maraming salamat po, DOST. I have the same wish with Dr. Cadorna na yung ating science and technology will really continue. Not only by providing scholarship, pero ang gusto kong mangyari is sana mabigyan pa ng government ng increase na subsidy, no, to provide more scholarship to students, no, and as well as yung ating mga research. Kasi I was a bit medyo na disappoint ako ng mga past months kasi yung ating budget sa DOST binawasan. So ang feeling ko noon, of course, that will also affect the programs of the Department of Science and Technology. So to me, ako kasi nakikita ako yung benefit na po-provide natin sa mga young, no? Kasi ang youth is really the hope of the fatherland. Kapag hindi natin dinevelop yung young generation by providing scholarship, ano pa ang magiging future ng country natin? I always believe that one of the factors for progress is through science and technology. So there's a need for us to continue with our love for science and technology. And of course, we need assistance from the government to further our efforts para we will continue our innovations, yung ating mga discoveries that will lead to the country's progress. So once again, from the bottom of my heart, I also would like to thank people who are a part of my starting point sa DOST. I would like to specially mention si Ma'am Ernie Bacara, tsaka si Engineer Nelson Binyabon. Sila kasi yung nag-interview sa amin noon. No, so at that time, syempre probinsyana kaming malaki, no? So mukhang hindi sila naniniwala sa mga taga-probinsya that we can really deliver. But at least I was very happy na, you know, binigyan kami ng opportunity na makapagkuha ng scholarship. And from there, we were able to prove ourselves na pwede naman palang mga galing probinsya mag-improve. So maraming salamat talaga. And of course, si Secretary De La Peña, sobra-sobra yung support niya sa akin dun sa DOST project ko. In fact, nakadalawang loan setup na kami. Cycle. Yeah, nakadalawang cycle na kami. And I really hope na with my second project sa DOST setup, I will be able to deliver more to help our country, to help the community in our province na makapag-provide kami ng more employment, you know, more services, so we can further improve our lives. Maraming salamat po. Marami po akong wish. Unang-una po, may strengthen ang science and technology sa bansa. Tumaas pa ang ating antas sa Global Innovation Index. From 50, mapunta tayo sa top 20.
Sekboy. Tumaas pa din lalo ang bilang ng ating PhDs at master's graduates. Pinapangarap ko yung ITDI na sana lahat ang mga staff ay, kung hindi man PhDs, ay mga master's graduates, no? So yan yung tina-target. And then increase din ng R&D budget, ma-sustain at ma-i-advance pa sa higher level ang ating mga programa na nilulunsad na ng DOST, yung ating Fourth Industrial Revolution, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Science for Change, Disaster Risk Reduction, Climate Change. At pagdating naman po sa health researches, ang isa ko pa talagang wish na mapasa na sa bill ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines, at next year umpisa na ang pagtayo o pag-construct sa New Clark City, no? Para panlaban natin yan sa mga darating pang mga pandemya, hindi lang sa bansa, kundi sa buong daigdig. And then bilang ITDI director, muli ko ding wini-wish na kami din po ay ma-sustain at maiangat pa namin ang kalidad ng serbisyo at mga teknolohiya ng ITDI. Salamat po. Sa mga nalinais po mag-inquire tungkol sa undergraduate at graduate scholarship ng DOST, itayin lamang ang website na sei.dost.gov.ph o sa Facebook at dost.sei. Maaari rin pong tumawag sa 02-8330-8876. Secretary Boy, baka may mga nais pakimabatid sa ating mga panauhin. Salamat, Onin, at salamat sa ating mga panauhin, si President Erwin Cadorna, si Dr. Remedios Lamiano, at ang aming si Dr. Annabel Briones. Nakakatuwa na maganda na ang aming ani mula sa DOST scholarships, na ang intention ay makabuild tayo ng capability sa science and technology sa pamamagitan ng mahuhusay na human resource. At pangalawa, nakita naman natin na kung saan-saan field sila na napapapunta, iba-ibang sector, meron sa public sector, meron sa private sector, meron sa academe, meron sa research institute. At yan ay nakita natin noong mga nagdaang linggo din, dahil nga itong buwan ng Hulyo ay dedicate namin sa mga DOST scholars, no? So yung unang bugso ay mula doon sa Philippine Science High School. Meron din silang university president, meron silang cabinet member, meron silang entrepreneur, meron silang isang USEC ng DOST. Last week naman, nagpahanap ako ng gobernador na DOST scholar. Ay, nakakita naman, yung gobernador pala ng South Cotabato ay DOST scholar. Yung last week, meron ding Deputy Director General ng ating Philippine Space Agency. Merong director ng isang regional office ng DOST. At nakakatuwa, ngayon naman, meron tayong University President coming from the SOOPS, ano? At alam mo, ang UNP ay isa sa aming inaasahan pagdating sa mga STEM courses, sa science, technology, engineering, and mathematics, ano? At well, siguro as an aside, mabanggit ko lang, hindi ko alam kung nag-e-exist pa yon. Nung ako'y bata-bata pa at maliliit pa yung mga anak ko, nagpunta kami sa Bigan bilang turista. Siyempre, naghahanap kami ng murang matitirahan. Meron silang parang laboratory hotel sa UNP na sa maliit na halaga lang. Ako, asawa ko at lima kong anak ay nagkaroon ng place to stay na very comfortable. Now, ito naman sa nabanggit ko itong sa entrepreneurship, napakahalaga nitong ginagawa nila Dr. Plamiano, ano? At sana yung kanyang mga inuumpisahan ng mga bago, kasi mula sa banana I think ay pumupunta na siya sa ibang mga crops, ano? Sana ito ay maging matagumpay, kasi kailangan natin ang propagation ng mabilisan, ano? Hindi ko alam kung pinasukan na rin niya yung bamboo, ano? Na isang nagiging mahalaga ngayong product, dahil ang daming pinagagamitan, ano?
yung ating textile research institute ay tumututok ng gusto ngayon para sa bamboo textiles, ano? At of course meron din tumututok naman sa mga food coming from bamboo. So yan, nakakatuwa yung kanyang pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na makapag OJT, makapag eksperimento, ma-train ay isang napakalaking bagay. At si Director Annabel ay siya yung aming isa sa mga champion dito sa Virology Science and Technology Institute. At marami akong challenge na binibigay kay Dr. Briones, ano? At siguro sa mga susunod na araw, maririnig ninyo, mag-a-announce kami ng isang PhD by Research in Nanotechnology na ang partner institution ay ang Industrial Technology Development Institute. So isang paraan din yan na ika nga, naiiba, innovative, para makapag-produce tayo. Scholarship program din yun, ano? Kaya lang, dyan na sila mag-i-stay sa Industrial Technology Development Institute. So, napakalaking bagay nga nitong nagagawa ng ating scholarships. Again, nagpapasalamat ako at sisiguruhin ko na kung meron kaming isusulat na istorya tungkol sa DOST Scholars ay makakasama ang lahat ng aking in-interview dito sa DOST Report. Maraming salamat. Maraming salamat po, Secretary Boy, sa aming pong pagbalik sa sagutin ni Secretary Boy at ng ating mga panauhin. Ang tanong ng bayan, kaya huwag kayo alis, magbabalik pa ang DOST Report. Na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para sa unang katanungan, mula po kay Henry Tasho, Edge Davao. What are some of the problems do the DOST scholars that you encounter after finishing their courses? How are you able to solve these problems and came out successful? Well, siguro ako muna sasagot yan. Ano? Ating mga DOST scholars ay mula sa iba-ibang level. So siguro, umpisa ko na lang muna yung sa BS. Ano? Ating pinatatapos ng mga BS scholars sa isang taon ay siguro ay lumalampas na ng limang libo sa isang taon. 4 hanggang 5,000 DOST scholars. At alam naman natin na ang gusto nila siyempre maging klase ng trabaho ay yung magagamit nila yung kanilang science and technology or engineering background. Pero ang atin namang naobserbahan talaga ay ang paglago ng ating ekonomiya ang siyang makakasagot diyan, no? Kung walang masyado nag-i-invest sa mga technology-based companies, no? Eh hindi talaga dadami yung opportunities para sa ating mga pinagtatapos. At applicable din 'yan doon sa mga MS and PhD. Doon sa MS and PhD naman, mas gusto nila ay mapunta sa research in most cases, pero yung mga lugar na naghahanap ng ganyang ability, kahit gustong-gusto nila, wala naman sila halimbawa sa gobyerno, wala silang plantilla positions, ano, na pwedeng pasukan, at sa private sector naman ay kakaunti din yung opening na ganoon. Ngayon, gumagawa tayo ng pamamaraan, ano, of course dun sa mga nagtatapos ng undergraduate ay as much as possible ay pinopromote natin yung mga nagtapos na para malaman ng mga kumpanya na sila ay nandito, available, pwedeng ma-recruit. At yun din namang mga bagong graduates ay binibigyan natin ng impormasyon kung ano yung mga pwedeng puntahang lugar, ano, sa for employment. Pero dun sa master's and PhD degree, ngayon ay gumawa na kami ng isang programa na uumpisahan muna namin sa DOST. Ito yung aming tinatawag na S&T Fellows Program, Fellowship Program. At ito
ay magke-create na opportunity, lalo na doon sa mga mataas ang natapos, limbawa yung mga PhDs, na pumasok sila dito sa programa nito. Ito ay hindi parang plantilla position na meron kang security of tenure. Ito ay bibigyan ka lang namin ng maximum na 5 years, okay, in that position. At you have to make good out of that 5 years, no? Pero mas malaki ang sweldo. Kaya ito ay maging magandang attraction para sa kanila. At yung iba ay ini-encourage namin na magkaroon din ng katulad ni Dr. Flamiano, ano, maging entrepreneur. Pero hindi naman siyempre lahat ay nakaukit para maging entrepreneur. Pero as much as possible ay inibigyan namin sila ng pagkakataon na pag-isipan yan o kaya naman ay subukan. So yan ang aking masasabi. Ito po'y tanong mula kay Mari Carbanzon ng DCRJ. Ano po ang masasabi ninyo na naging biggest achievement ninyo bilang isang master of color ng DOST at bakit? Tanong rin po yan ni Belsurara. On my part, as the one in the academy, ang biggest na achievement ko siguro yung pagkahalal ko na bigang presidente ng University of Northern Philippines. And bilang pangulo, I'm given the opportunity more or less to forward, no, or to advance science and technology dito po sa Northern Luzon, particularly dito po sa Ilocos region po. That time, pagkatapos ko ng aking master's degree, hindi pa ako director ng ITDI. So, nasa research pa po ako sa chemicals and energy division working on pharmaceutical field. No, so marami-rami na rin naman akong na-publish na papers, particularly on mga natural products. So ang una kong ang pinaka-achievement ko yung nakapag-patent ako ng isang invention, yung aking hard kraginan capsules, no, coming from the ating Yukiuma species. At ito din po ay nagkaroon ng iba ding award. And then ang isa pa rin achievement, yung aming project on GAIN, ito yung improve ng kalidad ng ating asin nationwide, no? So yun yung hindi pa ako nag-PhD, so masters pa lang ako noon, although meron ng units na ganun. So malaki din ang pasasalamat ko kay Sec Boy that time na natapos ko rin yung aking PhD. Bumalik ako sa Japan para mag-defend nung ng aking thesis. So yung isa sa mga achievement ko with the team, no, hindi ko naman magawa yun kung ako lang mag-isa, but I lead the group. Yung aming GAIN-funded na project, yung to improve the quality of salt nationwide para magkaroon ng adequately iodized salt. Ito pala po yung tanong ni Belsurara ng Radyo Aguila. Paano po kayo natulungan ng DOST, Dr. Flamiano, lalo na sa naranasang pandemya? Paano po nakatulong ang pagiging isang science scholar sa pagtugon niyo po rito? Bilang isang scholar, no, at recognized na isang company na sinusupport ng Department of Science and Technology, kumbaga passes namin yung DOST kasi we are DOST assisted project. Pag nami-mention ko sa mga tao na DOST assisted kami, mataas yung kalidad ng aming quality. So immediately yung mga tao, they believe in us. Kaya ang aming mga clients, it's all over the country. Dahil na-advertise din kami ng DOST. So kahit na mahirap ang bintahan ngayon ng seedlings, but we are surviving because meron kaming mga clients from Luzon. And these are really the people who are sustaining us. Mm-hmm. So dito kasi sa Mindanao sa ngayon, medyo mahirap ang bintahan ng sanging. But I am very happy na we're receiving mga order. Ano, quotations, orders, even mm-hmm. from state universities may nagko-contact sa amin. Dahil we were advertised nationally by the Department of Science and Technology. So it's really a big help for us to sustain.
makinigan. Abangan nyo rin po ang Bantay Bulkan tuwing Martes at Expert Talk Online tuwing Merkules at 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOS TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pa ang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-usapan. Kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOS TV Facebook page. Ako po si Oning Miranda. Ito ang mga balita may kinaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the S&T Authority ng Bansa. Ito ang DOST Report.